Dalawang Pilipino seafarers kumpirmadong nasawi sa missile attack ng Houthi rebels sa isang barko sa Gulf of Aden. Dalawa pang Pinoy malubharing nasugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Ano man ang kahinatnan nitong aking insana, yung content, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to kasi demokrasya ito eh. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor, hindi yon. Senator Robin Padilla, mayroon ng 5 lagda para baliktarin ang contempt order laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy. Pero Senator JV Ejercito, binawi kalaunan ang pirma. Ilang eksperto, magkakaiba ang pananaw sa dapat gawin ng Pilipinas kontra Chinese aggression sa West Philippine Sea. Ang magiging problema natin if we enter into a contract with a contractor, no? And then yung may mga issues pa tayo sa right of way, baka hindi makapagsimula on time, no? And magkaroon ng tinatawag na prolongation cost. Issue ng right of way, nananatiling hamon sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Mga may-ari ng private properties na tatamaan ng proyekto, patuloy na kinukumbinsi ng Department of Transportation. U.S. State Department itinangging pinagbibitiw sa pwesto si Haiti Prime Minister Ariel Henry. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ng dalawang Filipino seafarers kasunod ng missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel na naglalayag sa Gulf of Aden. Bukod sa dalawang nasawi, may dalawa pa nating kababayan na crew ng barko ang lubharing nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa manning agency ng nasabing merchant vessel paugnay sa kalagayan ng iba pang mga Filipino crew. Gayo din ang kanilang repatriation. Base sa report, mayroong 15 Pinoy ang nakasakay sa nasabing barko. Alas 11:33 kagabi, lumapag ang sinasakyang eroplano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Villamore Air Base sa Pasay City kasama ang delegasyon na dumalo sa ASEAN-Australia Summit. Sa kanyang recorded arrival speech, iniulat niya ang mga naganap sa kanyang mga pulo. Ayon kay Pangulong Marcos, naging mahalagang pagkakataon ng summit upang matalakay ang mga international at regional issues at kung paano makapagbibigay ng kontribusyon ng bawat isa sa kapayapaan sa rehiyon. Sa sidelines ng summit, ayon kay Pangulong Marcos, nakakuha ang Pilipinas ng 1.5 o 53 billion US dollars na pamumuhunan mula sa mga sektor ng renewable energy, clean technology, recycling solutions, housing, IT BMP infrastructure, medical devices, at digital health services. Ayon kay PBBM, malaki ang kumpiyansa ng foreign investors sa bansa. We received strong commitments from some Australian companies in support of our renewable energy and digitalization initiatives. Their strong interest is an indication that we are on the right track to position ourselves as a hub for smart and sustainably driven manufacturing and services. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas sa ibang mga bansa o military drills kasama ang foreign forces. Samantala, bukas naman ang Pangulo na maging miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Australia. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madalas ang joint military exercises ng Pilipinas at Australia. Ayon kay Pangulong Marcos, maaari itong pag-usapan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, didepende pa rin sa sitwasyon o estado ng tensyon sa West Philippine Sea kung gagawing taunan ng military drills ng Filipino at Australian forces. As to having
yearly exercises, so well, that's probably something that we can discuss. But again, we will have to assess the situation at the time, and if we feel we need to continue these exercises, then I think we will be able to agree on that. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos at Australia ang may Visiting Forces Agreement o VFA sa Pilipinas. Para kay PBBM, malaking pakinabang ang joint exercises na ito, lalo na sa panig ng Pilipinas. We are conducting these exercises so that we are able to work together with our foreign partners. And when I say work together, it is not only for defense and security, it is also for disaster preparedness, disaster assistance that they might bring. Samantala, suportado ni Pangulong Marcos ang ideyang isama na bilang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng Australia. Well, I cannot see why that would not be a good idea. Australia has already been a very active part of ASEAN, and for all intents and purposes, really, in all but name, they are already members of ASEAN. Yes, I think they would be very welcome to join ASEAN. Sa katatapos lamang na ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, nagpahayag ng patuloy na suporta ang Australia sa ASEAN pagdating sa pagpapatibay ng maritime cooperation at pang-ekonomiya. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy-tuloy ang pangangalap ni Senator Robin Padilla ng lagda mula sa mga kapwa senador para harangin ang contempt order at pag-aresto sa religious leader na si Apollo Quiboloy. Pero ang isa sa kanila, binawi kalaunan ang pirma. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Ano man ang kahinatnan nitong aking insana, yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to kasi demokrasya ito eh. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Hindi yon. Pinangalanan na ni Senator Robin Padilla ang mga senador na pumabor sa kanya para baliktarin ang contempt order at ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Sila sina Senators Amy Marcos, Cynthia Villar, Christopher Bongo at JV Ejercito na kalaunan binawi ang pirma ilang oras matapos ang panayam sa media ni Senator Padilla. Anya, nagdesisyon siyang pumirma noong una dahil naniniwala itong ang Department of Justice na ang nararapat mag-imbestiga sa sensitibong issue. Pero matapos anya ang masusing pagsuri sa mga testimonya ng mga testigo at iba pang impormasyon, nagdesisyon siyang bawiin ang kanyang pirma. Lumalabas din anya sa kanyang mga konsultasyon na maaari pa rin imbestigahan ng Senado ang mga kaso, kaya makatitiyak anya si Quiboloy na mabibigyan siya ng patas na oportunidad para ilahad ang kanyang panig. Samantala, tumanggi namang pumirma sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo, bagay na nirerespeto anya ni Senator Padilla. Paliwanag ni Senator Tulfo, iginagalang niya ang desisyon ni Senate Deputy Minority Leader Riz Ontiveros na siyang nangunguna sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nag-iimbestiga sa mga aligasyon ng pang-aabuso ni Quiboloy. Karapatan din anya ng mga miyembro ng anumang komite na magkaroon ng sanungat na pananaw. Kailangan ni Senator Padilla ng 8 boto mula sa 14 na miyembro ng Senate panel para maharang ang contempt order. Ayon kay Senator Padilla, hindi lang niya basta-basta kaibigan si Quiboloy dahil kasama niya umano ito sa paglaban sa komunismo. Para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Dagdag ng senador, walang ibinigay na pera sa kanya si Quiboloy noong kampanya, pero may mga naitulong anya sa kanya ang religious leader noong eleksyon. Dasal, napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil
Ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Giit ng senador, dapat ipaubaya na sa Department of Justice ang kaso laban kay Kibuloy. Paliwanag nito, nag-iingat din kasi siya kapag may kinalaman sa usaping relihiyon ang issue. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion ito. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Si Senator Villar naman, na isa sa mga pumirma, inaming matagal ng kaibigan si Kibuloy, kaya duda siya sa mga aligasyong ibinabato laban sa religious leader. Pag malagal po na siya kilala, parang hindi naman siya sa yung pang gagawa na gano'n. Kami ni Amy, pareho namin siya kilala. As well as yung mga taga Mindanao, maayos naman siya. Nakakaya naman na ako ay pahuhuli ko siya. Diyos ko, you don't do that to a friend. Kailanman, hindi rin umano nang hingi ng pera sa kanya si Kibuloy. Marami siyang member. Even the US, marami silang member. Lahat naman ng mga Christian churches natin, maraming members sa abroad at saka dito sa Pilipinas. Sa ngayon, mayroon pang 5 araw o hanggang March 12 sa Senator Padilla para harangin ang contempt order. Pero sakaling mabigo, tuloy ang hiling ng Senate Committee sa liderato ng Senado na arestuhin si Kibuloy. Demokrasya to eh. Oh, hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na ano, mga ganito. Kaya ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng tulong sa Philippine National Police ang Department of Health para sa enforcement o pagpapatupad ng pagbabawal sa paggamit ng vape para sa mga menor de edad at pampublikong lugar. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, wala silang enforcement power para sa mahigpit na implementasyon ng vape law, kaya kailangan nila ng tulong ng mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung sigarilyo, nicotine at saka tar and other smoke elements yung ando doon. Pero doon sa heated tobacco, dinagyan na nila ng flavors. Ang problema, ang nadidiscover natin, some of these oils or scents are the ones that cause damage to the lung. Hindi ligtas ang paggamit ng vape kahit na may mabango at katakam-takam na amoy ang usok nito. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, mas malala pa sa ordinaryong sigarilyo ang epekto nito dahil sa mga scented oil na ginamit sa vape, gaya ng oil mula sa cannabis flower o marijuana. Pumapasok din yung mga recreational products na nasa ating Dangerous Drugs Act. Sa Dangerous Drugs Board, bawal ang products of marijuana, and specifically, ang ginagamit sa vape is yung tetrahydrocannabinol oil. Paliwanag ni Secretary Herbosa, karamihan sa mga nag-vape ay mga kabataan, estudyante at minor de edad. Kaya naman, humingi na siya ng tulong sa PNP para sa mahigpit na pagpapatupad ng vape law. Very specific is to protect our children. In the Republic Act 11900 or the vape law, ang pwede lang bumili ng vape and vape nicotine and non-nicotine vape products and e-cigarettes ay 18 years old and above. Siguro kayo naman nakakakita rin sa mall nung nakikita ko, no? Naka-uniform ng high school, may dalang high school bag at nagbebe. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, base sa report ng Lung Center of the Philippines, marami na ang minor di edad na mayroong lung injury dahil sa e-cigarettes mula sa e-smoking at e-vaping. Kaya naman, nais ng DOH na ipasara ang mga vaping store na pasok sa 100 meters mula sa mga eskwelahan. Nais din nilang ipahuli o ipakumpiska sa mga pulis ang mga vape ng mga estudyante at minor de edad. Ang PNP, handang tulungan ng DOH, hindi lamang sa panghuhuli, kundi pati rin sa information campaign kaugnay sa masamang epekto ng vape.
will be formulating a directive for the operational guidelines of our personnel. Pero pwede na silang mag-umisa manghuli, giving emphasis also sa mga nagbebenta because we want to protect the minor. Yan ang intention naman talaga natin ng batas. Also, on the part of the DPCR, dito si yung ating deputy for Police Community Relations, will be helping in the awareness program. Depensa naman ang ilang may-ari ng vaping store. Hindi sila nagbebenta ng vape sa mga minor de edad. Kailangan po ng valid ID po para mabentahan po. Kailangan po ng valid ID po pagka wala po, hindi po talaga pwede. Bawal po talaga pagka anak, pagka minor. Samantala, batid naman ng ilang estudyante ang masamang epekto sa kalusugan ng vape kaya't ayaw rin nilang makiuso. Alam naman po natin na masama po talaga yung pagbe-vape. Tsaka vape po yan kasi pag sinasabi po nila na vape lang naman daw po yan, pero alam naman po natin na nakakasama pa rin ito sa immune system natin. Tsaka pinagbabawal din po ito sa ating paaralan kaya hindi po kami gumagamit ng ganyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin na imposibleng masingitan ng political amendments ang resolution of both houses number 7. Samantala, sa susunod na linggo, magiging puspusan muli ang talakayan ng Kamara para sa economic charter change. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The political amendments is very impossible. Yung mga takot na pinag-uusapan, that's actually the problem if you are legislating with many fears behind your mind. Imposibleng masingitan ng political amendments ang panukalang amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Ito ang pagtitiyak ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin, ang tumatayong Assistant Floor Leader ng House Committee of the Whole para sa deliberasyon ng Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Muling nagpahayag ng pangamba ang Makabayan Block Lawmaker sa posibilidad na masingitan ng ibang probisyon ang panukala. Ito ay sa gitna ng pagsasapubliko ng kagustuhan ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, Chairperson ng constitutional amendments na lawigan ng proposed economic amendments sa konstitusyon. No ang boto ng Makabayan Block Lawmakers sa committee report ng House Committee of the Whole kaugnay ng RBH 7. Nangangamba tayo na magpapasok pa rin yan ng panibagong mga amyenda or on economic provision, and pangalawa, yung dagdagan na rin lang nila yan ng mga political provision. So hindi natin alam, no, kung anong mangyayari kasi anything goes naman eh. Definitely no political amendments. Definitely hindi naman yan maglolokohan sa floor. The voice of the people and the voice of the majority of the members of Congress will be carried. Sa susunod na linggo, puspusang muli ang magiging talakayan ng Kamara sa RBH 7 para sa second reading ng panukala. Pagdedebatihan na mismo ng mga kongresista ang measure na layong luwagan ang economic provisions ng saligang batas sa public utilities, education, at advertising industry. Bago ang congressional break sa March 23, target maipasa ng Kamara ang RBH 7. Samantala, test of leadership para kay Senate President Juan Miguel Subiri ang economic cha-cha. Ginawa ng mga mambabatas ang pahayag matapos aminin ng Senate President na malaking hamon sa Senado na makakuha ng sapat na boto upang maipasa ang Resolution of Both Houses No. 6, ang Senate version ng economic cha-cha. Sa gitna ito ng iringan ng dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa isyung amyenda sa saligang batas. Pero syempre mahirap kasing sabihin mong imposible yung isang bagay na hindi mo pa sinisimulan. Nothing is impossible if you want real service to the Filipino people. So maybe he can use that his charm if he's having trouble garnering votes of 18. Umaasa pa rin ng mga kongresista na makakakuha ng sapat na boto ang liderato ng Senado dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahalagang maamyendahan ang saligang batas upang mapasigla ang pamumuhunan sa bansa at mas umunlad ang ekonomiya. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nananatili pa rin hamon ang issue ng right-of-way sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Pero ayon sa Department of Transportation, patuloy silang nakikipag-negosasyon sa mga private property owner upang maisaayos ang right-of-way at hindi maantala ang proyekto. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang magiging problema natin if we enter into a contract with the contractor, no? And then yung may mga issues pa tayo sa right-of-way, baka hindi makapagsimula on time, no? And magkaroon ng tinatawag na prolongation cost. Nasa 55% pa lang ng right-of-way na dadaanan ng Metro Manila Subway Project ang naisasaayos ng Department of Transportation. Ang kabuuan ng proyekto ay mula Valenzuela City hanggang sa Bikutan sa Paranaque. Ayon sa DOTR, nananatili pa rin hamon sa ngayon ang issue sa right-of-way dahil may mga private property na tatamaan ng proyekto. Kasama dito ang mga private property sa mga subdivision na mayroong mga bahay. Patuloy naman anilang kinukumbinsi ng DOTR ang mga may-ari ng property at ipinapaliwanag na wala namang magiging epekto ang konstruksyon at operasyon ng subway dahil sa lalim ng paghuhukay dito. There will be no effect as far as construction of the tunnel is concerned. Yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang mga bahay will continue to be safe, no? During the construction and during the operation of the subway. Mayroon din anilang property ng Department of Education sa Pasay City ang tatamaan ng proyekto. May building na nakatayo dito na idineklarang important cultural property. Isa sa mga problema namin, yung isang station natin ay may tatamaan na isang building, no, na pag-aari ng Department of Education, no, and that building is considered a heritage site, no. So kailangan important cultural property. Ayon sa DOTR, sakaling hindi pumayag ang isang private property owner sa negosasyon para matuloy ang proyekto, pwede namang daanin sa expropriation proceedings. Ibig sabihin nito, maghahain ng kaso ang DOTR sa korte para bigyan ng karapatan ang ahensya na magamit ang mga property para sa pampublikong pakinabang. Samantala, kanina sinimulan ng paandarin ang tunnel boring machine number 3 sa North Avenue Station ng Subway Project. Ayon sa Department of Transportation, sa loob ng 12 buwan, inaasahang tatagos itong tunnel boring machine mula dito sa North Avenue Station hanggang sa Tandang Sora Station. At meron niyang haba na 1.7 kilometers. Bahagi ang North Avenue Station ng Contract Package 101 ng proyekto kung saan binubuo ito ng apat na mga istasyon kasama ang depo sa Valenzuela. Kumpiyansa naman ang DOTR na mabubuksan ang kauna-unahang subway sa bansa sa taong 2029. Pero pagsapit ng 2028, maaaring mabuksan muna ang partial operation nito mula sa Valenzuela Station hanggang Ortigas Station. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang bahagi ng selebrasyon ng International Women's Day, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng mga kababaihan bukas, araw ng Biyernes, March 8. Ayon sa MRT Management at LRT o Light Rail Transit Authority, magsisimula ang libreng sakay ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang libreng sakay sa kababaihan ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga ito sa lipunan at bilang pasalamat na rin sa kanilang mga tagumpay at kontribusyon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hatid sa atin ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa London, United Kingdom. Jovic, dyan ba sa Britain, gaano karaming migrants ang tinatanggap galing sa mga bansang may kaguluhan at iba pang krisis kada taon? Yes, June, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas.
Batay sa ulat ng UK Parliament, umabot sa 55,000 migrants ang nag-resettle o nag-relocate sa bansa through various schemes sa pagitan ng 2014 hanggang 2023. 20,000 sa mga ito ang nanggaling sa bansang Syria, habang 25,000 naman ang nanggaling sa Afghanistan. Taong 2022 nang buksan ng bansang UK ang border nito para sa mga Ukraine nationals nang pumutok ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Tinatayang nasa 197,000 refugees ang kinupkup ng Great Britain for humanitarian reasons upang makatakas sa lumalalang kaguluhan sa bansang Ukraine. Samantala, ayon sa UK Refugee Council June, isa sa 6 na world refugees ay Palestinian nationals. Bagamat maraming refugees at asylum seekers ang tinatanggap ng UK, hindi madali para sa mga Palestino ang makapunta dito sa UK dahil walang ligtas na ruta para sa kanila upang makarating ng Great Britain. June? Sige, Jovic, ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Mahigit sa 8,500 migrants ang nasawi sa migration routes sa iba't ibang panig ng mundo noong nakalipas na taon ayon sa International Organization for Migration. Dahilan upang ituring ang 2023 na deadliest year for migrants on record. 20% na mas mataas ang bilang kaysa 2022. Pinakanakamamatay naman ang pagtawid ng mga migrante sa Mediterranean Sea kung saan mahigit sa 3,000 tao ang nasawi at nawawala noong 2023. Ipinag-utos umano ni North Korean leader Kim Jong-un ang lalo pang pagpapaigting ng kanilang paghahanda para sa posibleng gera. Base sa mga report, sinasabing nag-inspeksyon umano si Kim Jong-un sa kanilang training camps kahapon sa may Western Pacific region ng bansa, kasunod ng pagsisimula ng annual combined military drills ng Amerika at South Korean forces noong Lunes. Sinasabing mas dumoble pa ang bilang ng mga nag-participate sa nasabing combined military drills ng US sa South Korea ngayong taon kumpara noong 2023. Tiniyak naman ng North Korean leader na patuloy nilang pinalalakas ang kanilang war drills at combat capabilities upang masiguro ang kahandaan ng sa anumang gyera na posibleng sumiklab sa hinaharap. 6 na Indian nationals ang arestado sa Bangkok's International Airport dahil sa tangkang pagpupuslit sa isang red panda at ilang dosenang hayop palabas ng bansa batay sa Thai Customs officials. Kabilang sa mga nasabat sa Suvarnabhumi Airport ay mga ahas, parrots at monitor lizards. Natagpuan ang mga hayop sa bagahe ng mga suspect na patungong Mumbai. Posibleng patawan ng hanggang 10 taong pagkakakulong ang mga suspect. Itinanggi ng US State Department ang umano'y plano ng Amerika na patalsikin sa pwesto ang Prime Minister ng Haiti dahil sa lumalalang kaguluhan sa island nation. Imbes na alisin na sa posisyon, hinihikayat umano ng Estados Unidos ang mga leader ng Haiti na pabilisin pa ang transition ng kanilang bansa sa democratically elected government. Ito ang balita ni Sonny Cox. Nilinaw ngayon ng Estados Unidos na wala silang plano na patalsikin sa pwesto si Haiti Prime Minister Ariel Henry kasunod ng tumitinding tensyon sa island nation. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Matthew Miller, hindi umano totoo ang mga balita na pinipressure nito ang Prime Minister ng Haiti na magbitiw sa pwesto sa gitna ng lumalalang karahasan at instability ng bansa. Sa halip na mag-resign, hinihikayat umano ng Amerika si Prime Minister Henry na pabilisin pa ang pag-transition ng Haiti bilang isang democratically elected government. We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to an empowered and inclusive governance structure that will move with urgency to help the country prepare for a multinational security support mission. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng U.S. State Department, makakatulong ang mabilis na transition ng pamahalaan ng Haiti para paghandaan ng multinational security support mission mula sa United Nations.
Simula pa noong nakaraang weekend, lalo pang tumindi ang gang violence sa Port-au-Prince na siyang kapitolyo ng Haiti. Kabilang na rito ang pag-atake sa mga police station, ang pagsalakay sa dalawang kulungan at pagpapakawalan ng libo-libong mga preso sa Kapitolyo. Nagdulot rin ng matinding karahasan ang paglikas ng libo-libong mga tao at naparalisa ang operasyon ng mga negosyo sa syudad. Isinisisi ng ilang community advocates at gang leaders kay Prime Minister Henry ang kaguluhan dahil sa pagtanggi nitong magbitiw sa pwesto at magdaos ng halalan. Ayon kay Henry, kinakailangan munang maging secured at stable ang bansa bago magdaos ng eleksyon. Sa ngayon ay nakikipagtulungan na ang Estados Unidos sa mga partner nito sa Central America upang maibalik ang demokrasya sa Haiti. The United States has long worked with CARICOM and Haitian leaders on the path to restoring democratic order in Haiti through free and fair elections, inclusive governance and power sharing. Sadikos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Magpapatupad ng heat stroke break at blood pressure monitoring ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kanilang mga personnel ngayong nagsisimula ng maramdaman ng mainit na temperatura. Ayon sa mga MMDA personnel na naka-duty sa kalsada, talagang matinding init na ang kanilang nararanasan lalo na pagsapit ng alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ito ang balita ni JP Nunez. Medyo mainit talaga, tutok yung alauna, alas 2. Kahit alas 5 nga, masakit pa rin sa balat dahil sa init. Mas mainit ngayon compare last year. Yung parang gusto mong maligo sa maraming tubig, sa maraming yelo, ganon. Yung feeling mo kapag sobrang init. Ganito inilarawan ng mga traffic personnel ng MMDA na nakadeploy sa field ang nararanasan nilang matinding init ng panahon. Nakaduty sila sa pagitan ng alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa kanila, pagsapit ng alauna hanggang alas 5 ng hapon ay talagang nakakapasong init ang kanilang nararamdaman. Kanya-kanya tuloy sila ng diskarte para malabanan ang matinding init. Minsan sa gilid-gilid na lang magpapaano ng kung may mga silungan konti. Tapos, yun na, tubig. Kailangan talaga, dala ako lagi tubig. Tubig lang talaga, inom ka ng tubig. Yun lang usually talaga para maibsan yung init. Dahil dito, magpapatupad ang MMDA ng heat stroke break sa mga personnel at magsasagawa rin ng regular na monitoring ng kanilang blood pressure. Bagaman sinimulan na itong gawin ng mga personnel sa ground, maglalabas pa rin ang MMDA ng memorandum sa March 15 para sa guidelines na susundin para sa heat stroke break. Nakapaloob dito ang 30 minutes na water break sa umaga at sa hapon ng mga traffic law enforcers at mga street sweeper ng MMDA. Ayon sa ahensya, paraan ito upang maiwasan ang posibleng heat stroke o atake sa puso sa kanilang mga personnel. May karanasan na rin kasi ang MMDA sa mga nakalipas na taon kung saan bigla na lamang nagko-collapse ang kanilang mga tauhan na naka-duty sa field. Usually every year, may mga naitatalaho kaming mga yung nagko-collapse because of summer yung heat, sobrang nagkaka-heat stroke sila. Kapag mataas ang blood pressure ng isang MMDA personnel, hindi muna siya pababalikin sa kanyang duty sa kalsada at lalapatan rin siya ng atensyong medikal ng mga nurse mula sa kanilang road emergency group. Ayon sa MMDA, sa ngayon meron na ding mga empleyado nila na senior citizen ang nagpapalipat ng trabaho na office-based upang hindi mababad sa matinding sikat ng araw. Pinag-aaralan na ng MMDA kung pwedeng payagan ang kanilang mga personnel na magsuot ng mas komportableng damit para makabawas sa init ng katawan. Sa ngayon, polo na makapal ang tela, pants at boots ang suot ng mga ito na nakadeploy sa kalsada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inihayag ngayon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na maaaring tumagal pa hanggang sa buwan na Mayo ang nararanasang Super El Nino sa bansa. Samantala, sinabi naman ng PAGASA na malaki ang posibilidad na ma-develop ang La Nina pagsapit ng Hunyo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nakikita natin na mataas ang posibilidad, more than 50% na mag-develop ang La Nina sa buwan ng Hunyo. Naglabas na ngayong araw ang PAGASA ng La Nina Watch Advisory dahil sa mataas na posibilidad na ma-develop ito sa buwan ng Hunyo. Pero paliwanag ng Weather State Bureau, ang epekto ng La Nina ay aasahan pa sa huling mga buwan ngayong taon. Kapag may nag-develop na La Nina, inaasahan natin na during tag-ulan or habagat, inaasahan natin na less ang mga pag-ulan. Kaya binabantayan po ng PAGASA na bagamat maging neutral na ang El Nino sa buwan ng Hunyo, ay may mga lugar pa rin na makakaranas ng tagtuyo, no? Drought or dry spell sa ibang lugar sa ating bansa. Bagamat humihina ang Super El Nino, inaasahan na maaari pa rin itong tumagal hanggang sa buwan ng Mayo. Kaya naman asahan na nila ang lalo pang epekto ng tagtuyot sa mga susunod na buwan. Lalo't patungo na tayo sa mga buwan kung saan mas mainit ang temperatura tuwing Marso, Abril at Mayo. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na paghandaan ang epekto ng mainit at maalinsangan na panahon na pinaigting ng El Nino phenomenon. Sa ngayon ay nararamdaman na ang epekto ng matinding tagtuyot sa ilang mga lugar sa bansa. So makikita po natin progression yung pagdami ng mga lugar na nagkakaroon ng significant reduction sa tubig ulan. So meaning po, kung titingnan natin yung mga areas na posible pang maaapektuhan ng peak impact ng El Nino ng March, April, May, kasabay pa dyan yung tindi ng init ng temperatura. So ibig sabihin po, yung mga lugar na yon already experience prolonged drought or dry spell either since December, since January, or since February 2024 at posibleng magtutuloy-tuloy. Patuloy ang PAGASA sa pagbabantay sa posibleng mga pagbabago sa klima sa bansa, maging sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya na tutugon sa magiging epekto ng mga weather phenomenon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sendigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkaiba na pananaw ang ilang eksperto kung paano re-resolbahin ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea dahil sa agresyon ng China. Gayunman, naniniwala ang mga ito na lalala pa ang sitwasyon, lalo na kung hindi mag-uusap ng masinsina ng magkabilang panig. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kasi napikunan sila, hindi nila mapigil eh. Talagang pinapakita na natin na determinado tayo. So talagang, kumbaga, ginagamit na nila yung escalation ladder. Talagang pinapatasan nila. Talagang nananakit na sila na may mga damage na nangyayari. Napipikon na umano ang China sa Pilipinas dahil sa patuloy na paninindigan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ito'y dahil sa kabila ng mga propaganda ng China ay hindi tumitiklop ang Pilipinas para sukuan ng BRB Sierra Madre sa Ayungin Chol, kaya't humantong na ito sa pananakit. Ito ang pananaw ng International Studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato De Castro. Aniya, maaaring mas malala pa ang mga gagawing hakbang ng China dahil sa plano talaga nitong sakupin ang 70% ng West Philippine Sea. Lalala pa yan pag gumamit na talaga sila ng dahas. At posible yan kasi yung Chinese Coast Guard, unang-una yung capability nila, no? Yung mga ginagamit, yung Chinese Coast Guard, tatandaan natin yung kasaysayan niya, no? Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, hindi talaga yung constabulary of the sea. Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, manakop. Kailangan lang umano ngayon na gawin ng Pilipinas na ituloy ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea dahil hindi naman natin basta pwedeng isuko ang ating mga bahura sa China, pero meron itong kaakibat na panganib. Paliwanag ng eksperto, hindi naman kasi natin pwedeng sabayan ang ginagawa ng China sa kanilang marahas na pamamaraan. Well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talaga antayin natin silang gagamit ng dahas. At kung gumamit man sila ng dahas, talagang, well, let's prepare for the worst. No? Let's hope for the best. Ayon kay De Castro,
Kung uupuan ito ng Pilipinas at China, hihilingin lamang ng China na itigil ang RORE mission at tanggalin ang BRP Sierra Madre hanggang sa pag-pull out ng puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi pa sapat anya ang nangyari kamakailan upang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero ikinababahala na rin ito ng Amerika, kaya nagkakaroon na ngayon ng mutual consultation. Hindi pa armed eh, hindi pa kinetic eh. Pero naging concern na rin ng Amerika because this is leading to possible use of China by kinetic force. Kaya nga yung sa State Department statement, sinabi nila na there's already consultation going on, which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Pero ayon sa isa pang security analyst na si Professor Romel Banlawi, lalong lalala ang sitwasyon sa lugar kung hindi seryosong mag-uusap ang dalawang panig kung paano re-resolbahin ang sitwasyon. Napakahalaga na magkaroon ng friendly relationship yung dalawang bansa para ma-peacefully manage natin yung conflict dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa dalawang areas na sa tingin ko ay red lines ng bawat bansa, yung Ayungin Shoal at ang Scarborough Shoal. Not to mention yung Great Bank. Pero yung tatlo na yan ang pinakadelikadong area sa West Philippine Sea. Naniniwala si Professor Banlawi na habang nag-uusap ang dalawang bansa, dapat din na magkaroon ng coordinated actions para maiwasan ang kanikanyang unilateral activities dahil gumagawa ng law enforcement sa lugar ang magkabilang panig. Ayon kay Banlawi, hindi na niya ikinagulat ang nangyaring aksyon ng China sa Ayungin Shoal noong Martes dahil maaaring lumala pa niya ang mga susunod na hakbang ng China kung hindi ito masusolusyunan. Baka magkaroon pa ng mas malala pang insidente sa naranasan natin ngayon. Kumbaga, yung naranasan ngayon ay the worst so far. Pero sa aking pagbabasa ng sitwasyon ay makakaranas pa tayo ng mas grabe pang insidente kung hindi natin mapipigilan ang mga respective unilateral activities natin dyan. Para sa kanya, mas magiging komplikado ang sitwasyon kung gagamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Paliwanag ng security expert, hindi ito makakatulong sa pagresolba ng mapayapang paraan sa lugar at lalo lang mamimilitarize ang issue. Sa ngayon, ang problema pa lang natin ay law enforcement and political problems. We don't want this law enforcement and political problems to develop into a military problem because if it develops into a military problem, that will really create violence in the area. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi patitinag ang mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy sa gitna ng tumitinding harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines, handa na sumabak muli ang mga ito sa panibagong resupply mission matapos silang gamitan ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Ito ang balita ni Andy Pagayon. Okay naman yung mga tropa, pagdating dito, nilalamin sa hospital, chineck up sila. Yung isang sugat, medyo malalim, kaya tinahe. Pero yung iba naman, dressing and bandage lang, okay na sila. Good fit to go back to work, walang problema. Naghahanda na ulit ang mga tauhan ng Philippine Navy para sumabak sa panibagong resupply mission na ihahanda ng pamahalaan para muling maghatid ang mga pagkain at iba pang gagamitan sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, ang hepe ng Western Command, tuloy ang kanilang resupply mission dahil isa ito sa mga utos ng Pangulo. Sinisigurado namin na hindi titigil ang pagdating ng kailangang mga pagkain, tubig, fuel, and other basic necessities dun sa mga tropa kasi ang order sa atin ng Pangulo is we stay there, BRP Sierra Madre
will stay in Ayungin Shoal, hindi yun aalisin. Dagdag pa nito na maraming opsyon sa mga gagamiting bangka sa pagsasagawa ng resupply mission kung sakaling magkakaroon ng problema ang kasalukuyang supply boat na ginagamit ng bansa. Tiniyak ng buong Westcom na handa ang kanilang puwersa na tumalima sa ipag-uutos si Pangulong Marcos Jr. na protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Bagamat nasugatan ang apat na personnel ng Navy, ipagpapatuloy pa rin ng mga ito ang kanilang trabaho upang magbantay sa teritoryo ng ating bansa. Mula dito sa Palawan, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumubuti na ang kondisyon ni dating First Lady Imelda Marcos. Sa isang social media post, sinabi ni PBBM na bumubuti na ang pakiramdam ng kanilang ina. Ayon sa Pangulo, dinalaw niya kagabi ang kanilang ina nang dumating siya mula sa biyahe galing ng Australia. Kwento ng Pangulo, gising at alerto ang kanilang ina nang dumating siya kagabi. Ayon sa medical team ng dating First Lady, unti-unti na umanong nawawala ang lagnat nito at nasa road to recovery na. Gayunman, nagdesisyon ng pamilya Marcos na panatilihin pa rin ito sa ospital hanggang sa makumpleto ang kanyang gamutan. Tulong muna bago balita. Binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima umano ng pambubugbog sa Pasig City. Ayon mismo sa biktima, na kursunodahan lamang umano siyang saktan ng mga salarin. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Sir, tingin nga po kayo sa akin, sir. Hindi po, pitikit. Hindi po. Sir, may tuto kayo sa penga, sir. Diba nga, sir? Diba nga. Isang lalaki ang lumapit at humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team nang mapadaan ang grupo sa Amang Rodriguez Avenue, Pasig City. Bandang 1:30 ng madaling araw kanina. Agad namang inassess ng team ang lalaki at binigyan ng paunang lunas. Mayroon itong mga gasgas, may hiwa sa kaliwang siko at pamamagas sa mukha at paa. Ayon sa biktima na si Ronald Montalban, 37 anyos, na pagtripan lamang umano siyang bugbugin. Okay, check din yung paa ni sir kasi medyo ikay-ikari po. Galaw niyo po, yung daliri sa kanang paa. Nararamdaman niyo po ito sa kanang paa niyo? Bali, ang muna po namin nakita nung tumating kami sa scene, bali meron pong nakaupo na humihingi ng tulong. Upon assessment po ng team, nakita po namin na meron po siyang abrasion at saka laceration at swelling po sa kanyang muka. Matapos magamot ang mga sugat, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapwa nagwagi ang AFP Cavaliers at SSS Kabalikat sa Game 1 ng Best of 3 Series sa semifinals ng UNTV Cup Season 10 kahapon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Away na lang ang defending champion AFP Cavaliers sa muli nilang pagtungtong sa finals ng UNTV Cup. Itinumba ng Cavaliers ang DA Foodmaster sa kanilang Game 1 na Best of 3 Series sa pagsisimula ng semifinals na ginanap sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon sa score na 83-71. Dinomina ng Cavaliers ang Foodmasters with total of 43 rebounds kontra sa 23 ng DA. Sa assist 18 versus 13 at maging sa 3-point area ay lamang ang AFP shooting 9 out of 24 laban sa 6 out of 25 ng Foodmasters. Tinanghal na best player of the game si Edgar Castro na pumutok ng 25 points at 3 rebounds at isang assist. Unang-unang nagpasalamat ako sa coaching staff dahil pinagsigi kami ng bawat isa. No? Then yung sa practice namin, dinidiin din kami. Salamat rin sa
mga practice player namin na tumulong para umangat yung level ng laro namin ngayong semifinals. Yun nga, yung palagi sinasabi ni Coach Eugene na isa lang naman yung dumipensan talaga naman din kasi semifinal na. Ayun naman, nagbunga naman ng maganda yung pinag-irapin namin for the past few days. Bukod kay Castro, nagtala rin ng double digits si Darwin Cordero at Boyet Bautista na kapwa may 14 points. Habang double-double naman si Romeo Almirol na may 11 points at 14 rebounds. Major difference maker sa Samantala, isang panalo na lang din ang kailangan ng SSS Kabalikat para makapasok sa finals. Nagwagi ang SSS laban sa Ombudsman Grabbusters by 2 points sa makapigil hininga nilang bakbakan na nagtapos sa score na 87-85. Dinumina ng Ombudsman ang SSS sa rebounds, assists at steals. Subalit nakapag-commit naman sila ng 23 turnovers kumpara sa 15 lamang ng SSS. First quarter, nakaungos ng 2 puntos ang SSS sa pangunguna ni Glenn Bolocon with 8 points, 20-18. Second frame, dikdikan pa rin ang laban, 40-39, napababa sa 1 puntos ang hinahabol ng Grabbusters. Third kanto, rumatsyada ng 11 points si Lisian Amparado para alagaan ng SSS ang kanilang momentum, 65-60. Last quarter, under 5 minutes and 40 seconds mark, nakalibre si Aldous pa sa 3, kaya naman naagaw na ng Ombudsman ang abante, 70-72. Oh, Aldous pa! Umangat pa ito sa 6 points matapos ang 12-0 run ng Grabbusters, 70-76. Ang end-one play ni Glenn Bolocon ang nagmistulang pamatay sunog ng SSS sa momentum ng Grabbusters, 73-76. Last 1 minute and 51 seconds, naagaw ni Maki Escalona ang bola sabay pasa kay Lisian Amparado para sa easy basket. 82-81, lamang na uli ang SSS. 1 minute and 30 seconds left, deadlock at 83 points. 2 out of 2 sa free throw area si Glenn Bolocon, abante na ng 2 points ang SSS. 26.8 seconds na lang ang nalalabi. Subalit sumagot si Samuel Ignacio ng 2 points, tabla na naman ang score, 85 all. May 18.5 seconds na lang ang nalalabi. Last 2.1 seconds, na foul ng Ombudsman si Maki Escalona at matagumpay niyang naipasok ang 2 free throw na nagsilbing final dagger, panalo ang SSS. Best player of the game si Maki Escalona na kumamada ng 13 points, 3 rebounds, 8 assists at 4 na steals. At si Glenn Bolocon na kumolekta ng 24 points, 8 boards at 2 steals. Congratulations to Ombudsman. They really gave us a very, very strong fight. But we are not number one for nothing. No? Nandito kami, naghahanda kami again. Bago magsimula to, we are going for gold. So, maraming salamat to Ombudsman for giving us a hell of a fight. But this is our day today. Pinagandaan talaga namin to. Kumbaga, walang relax. No? Nag-waiting kami. Hindi kami nag-relax. Practice pa rin at tune-up yung ginagawa namin. Magkakaalaman naman sa March 17 kung makukuha na ng AFP at SSS ang finals ticket o maipupersa pa ng DA at Ombudsman ang Do or Die Game 3. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Na ng Filipino pop star royalty na si Sara Jeronimo ang kanyang trophy matapos sa tanghalin bilang isa sa Global Force Awardees ng Billboard Women and Music Awards. Sa mga larawang kuha ng G Productions, makikita ang saya ni Sara G sa parangal na kanyang tinanggap. Sa panayam sa pop star royalty sa kanyang red carpet entrance, sinabi nito na hindi niya inaasahan ng nasabing award. Anya, naniniwala siya na ang pagiging isang global force ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan na maimpluwensyahan ng ibang mga tao at may kaakibat na malaking responsibilidad.
Dagdag pa ng Pinay singer, malaking bahagi rin ito upang ma-promote ang women empowerment. Special mention naman ni Sarah ang kanyang ina na si Divine Jeronimo na anya the best mother at kanyang hero. Idinaos ang Billboard Women in Music event sa Los Angeles, California. Nagiging makakalimutin ka na rin ba? Ayon sa mga eksperto, bukod sa edad at lifestyle, nakaapekto din ang nutrisyon na nakukuha mula sa kinakain sa kalusugan ng utak. Ano ang mga simpleng paraan para mapabuti ang memorya? Ito ang balita ni Clarice Tuwabi. Kaya nga, hindi life begins sa 40. So yung 40 signal yon. Okay. Oh. Na magpi-50s ka na. And then mag-hormonal imbalance. Aminin man natin, hindi pa nagkakaedad. Doon na. At doon na rin nagsisimula tayo magiging makakalimutan ng grabe. Ah, okay. 50s. Oo. So, kaya kailangan ng supplementation ng B. Saan ko ba nailagay ang aking cellphone? Anong nga ulit yung pinapagawa sa akin sa opisina? Nako, nagiging makakalimutin ka na nga. Sinasabing mas prone sa pagiging makakalimutin ang mga taong edad 50 pataas. Pero kahit sa mga kabataan, ay maaari rin itong mangyari, lalo na kung hindi naaalagaan ang kalusugan. Ayon kay Dr. Bonnie Bernardo, isang naturopathic medicine practitioner, kabilang sa mga dahilan ng pagiging makakalimutin ng isang tao, ay naiuugnay sa hindi malusog na pagkain at pamumuhay. Tulad ng pag-inom ng alak, workload at sleeping habit o pagpupuyat. Mga brain drain kasi eh. May mga lifestyle, pagkain na nagbe-brain drain talaga. Okay. If you are fan of drinking alcohol, ayun. Oo, that's the number one. Kaya nga naalala ko si Brother Eli na sinasabi niya, no amount of alcohol talaga naman, kahit gapatak yan. Mm-hmm. Sabi ko nga, pag naipon yan, ganun din. Kasi take note, hindi po nawawala doon yung toxic substance. Okay. Na hindi yun nadidetox eh. Yeah. Narito ang ilang mga simpleng paraan para mapanatili ang matalas na isipan. Be physically active. Nagpapataas ito ng daloy-dang dugo sa buong katawan, pati na rin sa utak. Stay mentally active. Makatutulong ang pagbabasa, paglalaro ng crossword puzzles, at iba pang katulad nito to keep your brain in shape. Gawing prioridad ang pagkakaroon ng sapat na tulog. Siyempre, iban yung jobs, yung mga ganon, marami nang nagtatrabaho sa gabi. Mm. Oo, kaya kailangan ko may time matulog. And then, of course, kaya may power nap. Yeah. Oo, power kailangan natin mag-power nap. Kasi, take note, sabi doon sa ano sa mga brain science, na ang isang linggong pagpupuyat, it will take 365 days to recover. Ibabalik natin yung tamang normal na tulog, at least mga 10 or 11, kasi yung brain importante yung nakaka-recover. Kasi, siyempre, yung mga cells niyan, yung mga wires. So, normally naman, kaya binigay yung dilim din. And of course, iba yung mga hormones, lalo yung mga relaxing hormones sa brain natin, thinking hormones, sa gabi yun na napoproduce in the dark. Eat a healthy diet. Sabayan ito ng pagkain at pag-inom ng mga supplement na mayroong vitamin B complex. Maging ang pag-inom ng sapat na tubig ay simple, ngunit epektibong paraan para maiwasan ang pagiging makakalimutin. Nakakatulong ito sa cognitive function ng utak, gaya ng memory, focus at concentration. Ang malusog na pangangatawan ay nagdudulot ng malusog na isipan na nakakatulong para mas maging productive. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam nyo ba na mayroong hayop na sa simula ay lalaki, pero kapag lumaki ay nagiging babae? Hindi po sila nagpupunta ng ibang bansa, no, para magpa-sex change. Ito po ay natural na proseso na hindi po nangangailangan ng operasyon. Wala pong iba kundi ang mga clownfish. Yan, lahat po ng clownfish ay pinapanganak na lalaki. Pero kaya nilang mag-change ng kasarian kapag sila ay tumanda na. Ang mga clownfish po ay hermaphrodite. Ibig sabihin, meron silang male at female reproductive organs. Ang mga clownfish po ay nakatira yan, sa mga anemone
dyan po sa ilalim ng dagat. At bawat grupo ng clownfish, meron pong tinatawag na breeding pair. Pares po yan. Sila yung nagpapadami ng kanilang lahi. Kapag namatay ang babae, isa sa mga lalaking clownfish ang magpapalit ng kasarian upang maging babae. Ito ang paraan upang magpatuloy pa rin sila sa pagdami. Pero take note, once nag-sex change po sila, ay hindi na pwedeng bumalik sa pagiging lalaki. Sino po gustong maging clownfish sa inyo? Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Come true para sa Rizal Police Provincial Office ang kanilang kahilingan sa Members Church of God International. Ito ay hindi lamang para sa kanilang mga kapwa pulis, kundi pati na rin sa kanilang mga nasasakupan para sa mas maunlad at mapayapang mamamayan. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Unang-una, napakaganda na tumutulong ang kagaya ng UNTV at MCGI sa kapulisan. Naniniwala sila na ang pagtulong sa kapulisan ay pagsusulong sa kapayapaan. Diyan napagandang bagay. December 28 noong nakaraang taon, nang magsagawa ng Memorandum of Understanding ang Members Church of God International sa pangunguna ng overall servant na si Kuya Daniel Razon at ng Rizal Police Provincial Office, sa pangunguna naman ni Police Colonel Felipe Maragud. Sa nasabing pagpupulong, napagkasunduan ang pagtutulungan ng MCGI at Rizal PNP para sa mas ibayong paglilingkod sa ating mga kababayan sa probinsya ng Rizal. Noong araw din yon ay nagsagawa ng medical mission para sa mga pulis ng Rizal at maging sa kanilang mga kamag-anak. At matapos ang ilang buwan, muling nagbalik ang MCGI sa Rizal Police Provincial Office sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon para pasinayanan naman ang dalawang infrastruktura na ipinagawa at ipinaayos ng MCGI para sa mga pulis ng Rizal Province. Sinaksihan ito ng Rizal Provincial Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Felipe Maragud at DILG's Assistant Secretary Jubilee Rasio. Isa dito ay ang Stakeholders Cafe. Ito ang Stakeholders Cafe ng Rizal Provincial Police Office. Mayroon itong air-conditioned na pwesto na pwede kang maupo, kung saan pwede ka rin kumain, magkape, at mayroon din itong sariling CR. Bukod dyan sa labas nito ay mayroon pang mga maayos na mesa at mayroon din mga upuan at naayusan ng mga magagandang halaman. Mayroon din itong nakasulat na paalala sa mga pulis na mga core value na dapat nating tandaan sa pagganap ng tungkulin. Ayon kay Rizal PPO Director Felipe Maragud, dati wala silang maayos na lugar kung saan pwedeng kumain o mag-stay ang mga pulis habang nasa PPO. Ngayon, may maayos na silang magagamit. Magsisilbi rin itong tanggapan para sa kanilang mga kamag-anak na dadalaw para may maayos na pagsasaludaran. Ayon pa kay Police Colonel Maragud, malaking tulong ito sa pagkupataas ng moral ng mga pulis na kanyang nasasakupan. Ang pinagtayuan ng Stakeholders Cafe ay dating tambakan lamang ng basura at inabot lamang ng isang buwan para matapos. Bukod sa Stakeholders Cafe, ipinaayos rin ng MCGI ang Rizal PPO Officers Dormitory. Nilagyan ito ng maayos na mga mahigaan, maayos na CR at air condition ang bawat kwarto. Actually, ito'y masasabi kong dreams comes true, no? Hindi namin nakalain na magkatotoo yung aming pinihiling kay Kuya Daniel Razon during his first visit here. Kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa Members Church of God International sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Dahil unang-una matutuwa na ang ating mga kapulisan, ang ating mga officers na
nagkaroon po sila ngayon ng maayos na accommodation. Bukod dyan, kagabi ay nagsimula ng magamit ang 11 street solar lamps na inilagay sa Arenda Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Ito ay alinsunod sa kahilingan ng Rizal PNP na mailawan ang kalsada sa nasabing lugar para sa kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Dati ay madilim ang lugar, kaya hindi maiiwasan na malagay sa panganib ang mga taga doon. Maiiwasan na rin nila na gumawa ng masama ang masamang loob dahil maliwanag na nakikita na ngayon ang buong kalsada. Very inspiring itong naging activities ng MCGI and Rizal PNP. Yung maalala ko palagi sa sinasabi ni Kuya Daniel is yung pag gumawa ka ng maganda, no? At gamitan mo ng pagmamahal. No, yun ang pinaka-importante, yung gamitan mo ng pagmamahal. Dahil nakita ko mismo kung paano gumawa yung MCGI. Samantala, kasabay naman ng inauguration ng Stakeholders Cafe at Officers Dormitory ay ang medical mission handog pa rin ng MCGI sa pagkikipagtulungan ng Rizal PNP. Dito ang inimbitahan naman ang lahat ng barangay officials at kanila mga kamag-anak sa buong probinsya ng Rizal. Mayroong free medical check-up at gamot, libreng check-up sa mata at syempre, may iuwi na rin silang libreng salamin sa mata at libreng bunot ng ngipin. 10 wheelchair, 10 nebulizer at 10 walking cane ang ipinagkaloob ng MCGI. Batay na rin sa kahilingan ng PNP para sa mga kababayan natin na binabantayan nila sa kanilang nasasakupan. Hindi naman sila nagutom dahil mayroong libreng pagkain kapag mayroong ganitong event ang MCGI. Bukod dyan, meron pang libreng grocery items na ipinagkaloob mula sa free store. Iginagalak naman ni Department of Interior and Local Government Assistant Secretary Jubilee Ratio ang nasaksihan niyang pagtutulungan ng MCGI at Rizal Police Provincial Office. Alam mo, sa pinahangaan ko sa programa na to ay ang alam mong hindi proyekto. Alam mong sustainable. Alam mong programa. Programa siya. Tatagal. Next. Alam mo yung intent. Marami kasi gumagawa ng proyekto. Project. Ito, parang sort of more of marketing, promotions. But what I felt from Kuya Daniel Razon is the commitment. The intent. Therefore, if you have that, mas malalim na intention. Tatagal. It will become sustainable. Huwag niyo pong kalilimutan, mahalaga ang kapayapaan. Kaya po, ito ay isa sa amin pong sinisikap na maipangaral na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sapagkat kung wala ang kapayapaan, napakaliwanag po ng sinasabi ng apostol na si Pablo. Kung wala ang kapayapaan, hindi natin sinusunod, sino man hindi makakakita sa Panginoon. Sana po manatili sa atin ang kapayapaan at ang pagmamahal sa atin. At kagaya ng inilagay ni Colonel na napili niyang talata, napakaganda ng verse na kanyang pinili na inilagay sa harap ng dormitory po ng ating mga officers. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyo na pinag. Kaya po, mula sa pag-ibig ng MCGI sa inyo, una sa Panginoon at sa inyong lahat, tanggapin po ninyo ang aming munting pagsisilbi. Sana po makatulong sa isang maliit na paraan. And again, sa huli, kagaya po ng aming laging sinasabi, salamat sa Diyos, to God be all the glory. Enrica Cruz, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alam mo, Monica, kanina nadunod ako sa inauguration na yun. Dalawa bali yun, isang stakeholders cafe at saka yung officers dormitory. Talagang ibang klase. Makikita mo talaga yung sinasabi nga ni Kuya Daniel, ginagawa talaga sa pag-ibig itong yung bagay na yun. Na hindi basta-basta lang talaga. Kasi yung dormitory na yun, kung doon nagkakamali, 10 bedroom yun na may dalawang VIP room pa. Para yung mga
inaalok nga rin yun, hindi lang sa mga officers, pati yung mga nag-seminar doon na mga civilian na iniimbitahan nila, pwede nilang magamit yun. Napakaganda. Para sa mga VIPs. Yes, yes. Oh. Yung Stakeholders Cafe nga pagkagabi, talagang kala mo talaga isa siyang commercial na cafe. Napakaganda ng ambiance, napakalamig sa gabi, punong ng ilaw, talagang Instagrammable kung tawagin nga nila. At yung initiative na yan talagang sabi nga ni Kuya, talagang maganda humanap pa ng kapayapaan sa lahat ng tao eh. Mm-hmm. Yung bang tulungan mo yung nagpapanatili ng kapayapaan, di ba? Yun, tumulong ka na rin sa peace and order ng lipunan. Diba? Ayun, nakikita ko nga sa sa background natin, no, napakaganda. Sana magtuloy-tuloy pa yung mga ganitong initiatives in the future, no, more to come. Ang totoo nga niya, nagsimula kasi yan, Monica, sinasabi nga ni Kuya kanina, nagsimula doon sa members ng ng Rizal PNP, ng police provincial office doon. Yung member ng pulisya, yung kamag-anak nila. Tapos ngayon naman, nag-in-extend. Yung mga barangay captain at saka yung kanilang mga kaanak naman kanina ang pinaglingkuran. Sabi nga nung isang announcer doon na police din, si Major Yu, sabi ni Major Yu, pagbuhat niya nung ayuda, nung grocery items, sabi, napakabigat pala nito. Talagang mabigat talaga. Oh, napakabigat. Talagang ginawa talaga sa pag-ibig yung event na yon, Monica. Ayan. Congratulations po sa napakagandang proyektong ito, no, inisiyatibong ito. Ayan. Monica, ito naman yung ating mga komentaryo ng ating mga konserong Pinoy ngayong araw ng Huwebes. Hinggil to sa vape sa report ni Lea Ilagan. Sabi po ni Nestor Lingo, ang lunas dyan, totally ban ang vape. Maraming minor gumagamit niyan. Ako maraming aalman, nararamdaman ko na. Sa ano naman, sa tensyon sa West Philippine Sea, sabi ni Earth's TV topic, diplomasya at pasensya pa din ang kailangan natin upang wag lumala ang tensyon. Shoutout po sa ating mga kausi, si Grace Rosing, si Ireneo Chamiso at si Juvie Wams. Maraming salamat po. Gayun din kay Lynn Magno, O. Sullivan, David Garwood at Larry Vicente. Yan. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Panaghoy 3:22 hanggang 23 na nagsasabi, sa mga kawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang iyong pagtatapat. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.